Tinanggal na ng Jose Rizal University ang manlalarong si John Amores mula sa kanilang basketball team na JRU Heavy Bombers. Kasunod yan ng panunutok ni Amores sa ilang manlalaro ng College of St. Benilde noong November 8. Ayon sa JRU, nawawala na rin ang kanyang mga pribilehyo bilang student-athlete. Suspendido rin siya sa kanyang mga klase at kailangang sumailalim sa community service. Effective immediately ang pagpapatupad ng desisyon na yan. Bibigyan naman daw ng counseling ng universidad si Amores. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Amores. Sa isang privileged speech naman, sinabi ni Quezon City Congressman Franz Pumarin na dapat i-review ang mga patakaran ng lahat ng mga liga ng basketball sa bansa. Nananawagan din si Pumarin sa Samahang Basketball ng Pilipinas na gumawa ng hakbang laban kay Amores. Gayunman, tanong niya, bakit hindi naagapan ang ganitong insidente gayong nasangkot na si Amores sa iba pang insidente ng pananakit sa mga kapwa basketbolista sa mga nakalipas na buwan. Sabi naman ng legal counsel ng NCAA na si Attorney Joseph Noel Estrada, bukas sila sa lahat ng mga ipinunto ni Pumarin at sinisiguro nila na sineseryoso ito ng NCAA. Sabi naman ng SBP, ipinaubaya o pinapaubaya na nila sa NCAA at JRU ang tingin nila'y nararapat. Responsable naman daw ang mga magpapatakbo ng mga kilalang basketball league tulad ng NCAA. The SBP should review the penalty with regards to the action of the particular player. And I just hope, Mr. Speaker, that the officials of the JRU will review also the manner of the program, the basketball program. I believe that it's high time to revisit the rules and regulations of every Philippine basketball league. SBP, which is the governing arm of our basketball program here, should take action. We'd like to think they are run by professionals and right-thinking officials, no? So we give them, kumbaga, operational independence to police their ranks. Mga pinag-uusapan, no? How we can look at the existing policies and rules and how we can improve it and address all of these concerns, no? And we welcome all of those things, no, raised by our good congressman. And we assure him and the public that NCAA is really taking this seriously.